Sí, entro una. I just want to thank you, Lord, for the things you've given me. Thank you, Lord Jesus, for the blessings every day. In all of my needs and my desires, your faithfulness remains the same, and I realize you've given me so much more than I can recall. You've given me so much more than I ask you for. You've given me so much more than I thank you for. You've given me so much more, oh Lord. There were times I thought you didn't hear my prayers. There were times I thought you did not care, but through everything, your faithfulness remained. And I realize you've given me so much more than I can recall. You've given me so much more than I ask you for. You've given me so much more than I thank you for. You've given me so much more, oh Lord. You've given me so much more than I can recall. You've given me so much more than I ask you for. You've given me so much more than I thank you for. You've given me so much more. You've given me so much more. You've given me so much more, oh Lord. Amen. Sa lahat ng pag-aaral natin kung paano magbigay sa Panginoon, huwag nating kakalimutan na una na tayong binigyan ng Panginoon. At anumang pwede nating maihandog ay hindi man lang didikit doon sa mga naipagkaloob na ng Panginoon sa atin. Ano bang dapat ibayad sa buhay na walang hanggan? Hindi natin kayang bayaran, mga kapatid. Dugo ng Panginoong Jesus ang pangtapat. Kaya't anumang pagkakaloob na gagawin natin, gawin natin ng may pagpapasalamat, ng may kagalakan. Dahil higit pa yung nagawa ng Panginoon sa atin. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Naman aming Diyos, salamat po sa inyo sa umagang ito. Minsan pa kami ay binigyan nyo ng pagkakataon na makapagsama-sama para pagbulay-bulayan ng inyong mga salita. Salamat po sa inyo, sa inyong dakilang kaloob ng buhay ng inyong anak. Salamat po sa kaligtasan, sa biyaya, sa langit, sa pagiging anak. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri. At Panginoon, sa pagpapatuloy ng pag-aaral namin sa Aklat ng Galacia, kayo po, Panginoon, ang manguna
sa aming lahat. Ang salita niyo lamang ang siyang magliwanag sa amin. Purihin kayo, O Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Dito po ulit tayo sa bike. Kasama ka po yung aking anak, si Joen, si Wewe. Salamat po sa Panginoon na sa mas malaking kwarto po kami at sa kagandahang loob ng aming landlady ay nalilipat kami rito sa mas malaking lugar. Yung aming pong landlady ay mananampalataya rin. Kaya purihin ang Panginoon. At yung aming katabing kwarto ay Christian din po. Kaya hindi kami nag-aalala na magagalit yung aming katabi, kundi binigyan nila kami ng karapatan na kahit nandito sa silid ay makapag-devotion dito kahit na madaling araw na. Kaya salamat po sa Panginoon. Tutuloy na po natin yung ating pag-aaral sa Aklat ng Galacia. Nasa chapter 6 po tayo. Lumampas na tayo ngayon sa chapter, sa verse 6. Ano po yung verse 6? Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat na tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Tapos na po tayo dyan. Dito na po tayo sa verse 7 hanggang 8. So, Galacia chapter 6, verse 7 hanggang 8. Sige po, isulat natin. Galacia chapter 6, verse 7 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ninuman. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kung ang ninanasa ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa espiritu ang buhay na walang hanggan. Pagtatapos ng Aklat ng Galacia, ipinapaalala uli sa atin, di po ba, nung nakaraan sa chapter 5, pinag-usapan natin yung mga namumuhay ayon sa laman, sa pagnanasa ng laman, at yung mga namumuhay naman ayon sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Dito, pagdating sa verse 7 and 8 ng chapter 6, nililinaw lang po sa atin, it's not, no, yung buhay sa Panginoon ay isang pagpapasya na nagpapalit ka na ng buhay. Mula doon sa dating buhay na nasusunod yung sarili mo, ay lumilipat ka na sa buhay ng Panginoon na ang nasusunod na ay ang banal na espiritu. At ang banal na espiritu ang kumikilos sa iyo. You cannot have both, na nasa sa Panginoon ka na pero hawak-hawak mo pa rin yung dati mong buhay. 'Di ba sabi natin ang dating buhay na makasalanan, yung pamumuhay sa pagnanasa ng laman, pinako na natin 'yan. Inilibing na natin 'yan. Pinatay na natin 'yan. Huwag na nating bungkalin, huwag na nating tanggalin sa krus. Nandoon na 'yon. Tingnan natin yung ano, yung Galacia, no? Bumalik tayo sa chapter 5, verse 19 to 21. Galacia chapter 5, verse 19 to 21. Tandaan ninyo mga kapatid, ang sinusulatan rito sa Aklat ng Galacia, mga mananampalataya na, mga Christian na. Pero madiin yung paalala ni Apostol Pablo, you cannot declare that you are in Christ and then live according to the world. Hindi ka pwedeng mag-angkin na ako'y na kay Kristo, ako'y ligtas na. Tapos yung paraan ng pamumuhay mo ay kagaya sa sanlibutan. Hindi po. Ano sabi sa verse 19? Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkaingit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na ako'y anak na ng Diyos pero
hindi ko lang mapagtagumpayan eh, pasensya na, talagang mahina lang ako. Maunawaan ako ng Panginoon. Hindi ka lang inuunawahan ng Panginoon. Inilagay niya yung espiritu niya sa iyo para makapagtagumpay ka. Sa Roma chapter 6. Roma chapter 5 na lang tayo. Verse 20 hanggang chapter 6 verse 4. Roma chapter 5 verse 20 hanggang chapter 6 verse 4. Ganito po ang sinasabi. Ibinigay ng Diyos ang kautusan para ipakita sa mga tao na marami ang kanilang pagsuway at nadadagdagan pa nga dahil sa kautusan. Pero kung nadadagdagan ang pagsuway, higit na nadadagdagan ang biyaya ng Diyos. 21. Kaya kung paanong naghari ang kasalanan at nagdulot ng kamatayan, ganoon din naman, naghahari ang biyaya ng Diyos at nagdudulot ng buhay na walang hanggan. At dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, itinuring tayong matuwid ng Diyos. Now, chapter 6. Ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Aba, hindi maaari. Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Hindi ba ninyo alam na noong binautismuhan tayo kay Hesukristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan? Kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. Walang anak ng Diyos na hindi nakakapagtagumpay. Bakit? Dahil pagka ikaw ay anak ng Diyos, ang kapangyarihan ng Ama na bumuhay sa Panginoon sa mga patay, that power, anong klaseng kapangyarihan yung naroroon na yung nakalibing na katawan ng Panginoong Jesus ay biglang babangon, no? Bumalik yung spirito ng Panginoon doon sa katawan at yung katawan na yon ay biglang babangon. At mapapalitan yon, hindi na yon. Alam nyo, misteryo yan. Kasi nung nabuhay ang Panginoon sa mga patay, hindi na siya kagaya ng ganito. Nawawala na lang siya bigla, tumatagos sa mga dingding. Sa Revelation chapter 1, ipinakita yung description sa Panginoon. Tignan ninyo ha. Sa pahayag chapter 1. Pahayag chapter 1. I want you to understand this. Lord, tulungan nyo kami maintindihan namin ito. Holy Spirit, tulungan nyo kami maintindihan ito. Revelation chapter 1, tignan nyo po. Sa verse 13. Revelation chapter 1, pahayag chapter 1, mula verse 13 hanggang 16. Tignan nyo muna ha. Sabi rito, sa gitna ng mga ilawan ay may nakatayong parang anak ng tao. Mahaba ang damit niya na umaabot sa kanyang paa at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib, may sash, may golden sash. Ang buhok niya ay napakaputi tulad ng telang puting-puti at ang mga mata niya ay nagbabagang parang apoy. Ang mga paa niya ay kumikinang na parang tansong dinalisay sa apoy at pinakintab. Ang tinig niya ay napakalakas na parang rumaragasang tubig. May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay niya at lumalabas sa bibig niya ang isang matalas na espada na dalawa ang talim. Ang mukha niya ay nakakasilaw tulad ng araw sa katanghaliang tapat. Kakaiba yung itsura ng Panginoon, di ba? Saan galing yung katawan na yan? Alam niyo kung saan nang galing yung katawan ng Panginoon na yon? Doon sa katawang lupa niya nung siya ay isinilang. Nung nagkatawang tao ang Panginoon. Di ba? Lumalaki siya. Tignan niyo yung katawan ng Panginoon. Pumunta tayo sa Isaiah 53. Isaiah chapter 53. Oh, mga kapatid, paniwalaan natin ito. Isaiah chapter 53.
sa verse 2. Isaiah chapter 53 verse 2. Ano sabi rito? Kalooban ng Panginoon na lumago ang kanyang lingkod, gaya ng tanim na lumalago at naguugat sa tuyong lupa, wala siyang kagandahan o katangiang makakaakit sa atin para siya'y lapitan. Nung ang Panginoong Jesus ay naririto sa lupa, nung nagkatawang tao siya, yung katawan niya hindi puting-puti yung buhok, yung mata niya hindi na parang nagbabaga. Yung tinig niya ay normal lang rin kagaya ng sa mga tao. Yung mukha niya ay nakikita ng maliwanag. Pinupulaan pa nga siya eh. Yung damit niya ay ordinaryo kagaya ng damit ng mga tao noon. Wala siyang golden sash. Pero nung nabuhay siya mula sa mga patay, yun katawan na yon na parang ano, hindi kakaiba, yung normal na katawan ng Panginoon, nung nabuhay siya mula sa mga patay, ay naging iba. At nung umakyat siya sa kalangitan, bumalik siya sa kanyang kaluwalhatian, nung nakita uli siya ni John sa Revelation, kakaiba na yung katawan ng Panginoon. Kakaibang kaluwalhatian na, kakaiba na yung kislap ng kanyang mata, yung tinig niya, kakaiba na. Saan nang galing yon? Yung katawan, naiintindihan niyo po ba? Yung katawang tao niya rito ay na-transform into a glorified spiritual body. Naging iba. Hindi iniwanan yung katawang lupa dun sa libingan. Tapos nagkaroon ng bagong katawan ng Panginoon na makalangit. Tapos nandun na iwan yung katawan na inilibing. Hindi po. Yun mismo ang ginamit at binago. Now, balik tayo dun sa Roma chapter 6. Verse 4. Balik tayo ron. Roma chapter 6 verse 4. Sabi rito, kaya noong binautismuhan tayo, sulat mo uli yung Roma 6 verse 4. Binasa na natin kanina ito eh. Basahin uli natin. Sabi rito, kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya, kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. Kung papaanong nabago yung katawan ng Panginoon, nabuhay uli siya, at na-transform itong katawan na ito, ganun din pwede rin tayo na mabuhay sa panibagong buhay. Hindi na yung dati nating buhay. No? Sabihin natin, parehong katawan ng Panginoon yon, pero na-transform, na iba, nagkaroon ng glory. Ganun din tayo. Same body, no? Malapad pa rin yung noo, makapal pa rin yung kilay, pango pa rin yung ilong, pero iba na. Pag tinignan mo, iba na. Pag kumilos, hindi na kagaya ng dati. Pag nagsalita na, hindi na kagaya ng dati. May ngiti na, may kapayapaan na. Natatalo yung kasalanan. Bakit? Na-transform na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama. Kaya, pagdating sa Galacia, binabalaan tayo. Now, hindi tayo ginawang robot na wala tayong pagpapasya. Binigyan tayo ng Diyos ng ability na makapagtagumpay dahil binuhay niya na tayo sa pamamagitan ng Espiritu. Ang gagawin na lang natin, aayon sa gabay ng banal na Espiritu. Dahil yung flesh na ito ay magsisikap na hilahin ka pabalik do sa dati mong buhay. Huwag kang pumayag. Mamuhay ka ayon sa Espiritu. Pumunta tayo sa 1 Corinto chapter 6, verse 9 to 11. 1 Corinto chapter 6 verse 9 to 11. Tignan po ninyo. Hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilin lang, sapagkat kailan may hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait, at mandarambong. At ganyan nga ang ilan sa inyo noon. Ngunit
nilinis kayo sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya, itinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Kaya pagka may narinig kayo sa YouTube, sa internet, sa pangangaral, sa Facebook, na okay lang yung ganitong lifestyle dahil sa biyaya ng Diyos, tinatanggap niya tayo, huwag tayong papalinlang. Ano sabi ron? Si Apostol Pablo rin na nagsulat niyan eh. Huwag kang magpapalinlang. Yung namumuhay ng ganitong pamamaraan, yung binanggit ko dyan, yung binasa natin dyan, hindi magmamana yan ng kaharian ng Diyos. Eh, now, it is impossible to be a true child of God and then defend a life of worldliness, a life of flesh. You know, imposible na ikaw ay totoong anak ng Diyos tapos pinaninindigan mo yung gawaing masama. No, yung lifestyle na hindi ayon sa salita ng Diyos. It is impossible. Because if you're a child of God, ang Espiritu ng Diyos ang nasa sa iyo, at yung Espiritu ng Diyos na kumikilos sa iyo, ay babaguhin ka para maging kawangis ka ng Panginoong Jesus, hindi para maging kawangis ka nung dati mong buhay na iniwanan mo na. Basa pa tayo. Tayo sa Roma chapter 8. Roma chapter 8 verse 5 to 14. Roma chapter 8 verse 5 to 14. Sabi rito. Anong oras na ba? Malapit na. Roma chapter 8 verse 5 to 14. Kinukuha ko yung mahahaba eh, no, para sinasuggest ko sa inyo, no, ugaliin natin na palaging kunin yung buong, no, konteksto. Hindi naman yung buong kapitulo, pero maging masipag tayo sa pagpagbasa ng salita ng Diyos para ang pinananganan natin, hindi yung paisa-isang talata. Verse 5, sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pero ang tao na namumuhay ayon sa banal na Espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na Espiritu. Doon mo makikita yung tao na namumuhay sa sarili niyang sa makasalanan ng pagkatao. Ang iniisip ay walang iba kundi yung sarili niya. Kaya maririnig niyo ang katwiran, eh mahina lang kasi ako ganito na ako noon pa eh. Kaya nga may biyaya ang Diyos eh, para kahit ganito na ako noon pa, matatanggap pa rin ako. Eh kasi ginawa nila sa akin ganito eh. Kaya ganun ang nagawa ko. Kaya lang naman ako naghuramentado kasi ganito yung ano. It's all about you. Kaya yun ang susundin mo kasi ang iniisip mo nga yung sarili mong kagustuhan, yung sarili mong kaisipan. Pero yung tao na namumuhay ayon sa banal na Espiritu, hindi niya na sinusunod yung sarili niyang gusto. Nagtatanong siya sa Panginoon, Lord, ano ang magiging reaction ko? Pansin niyo ang Panginoong Jesus, nung siya ay hinahagupit ng mga tao, dahil sumusunod siya sa gabay ng banal na Espiritu, hindi siya nagre-react anuman ang gawin ng mga tao sa kanya. Sinuntok ang Panginoon. Siyempre, nasaktan ng Panginoon. Siyempre, sumisigaw ang Panginoon. Siyempre, umiiyak ang Panginoon. Pero, wala siyang reaction towards the people na gumagawa siya ng sakit, na gumagawa ng sakit sa kanya. Bakit? Wala naman instruction ng Panginoon eh. Yun ang order sa kanya eh. Tuloy natin. Verse 6, ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan. Pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na Espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. Don't think na hindi mo kakayanin. Well, sige, isipin mo na talaga, hindi ko po kaya to, Pastor, talagang hindi. Tapos sabihin mo, kaya kailangan ko ang banal na Espiritu para tulungan ako na makapagtagumpay. Talagang hindi mo kaya, mahina yun laman eh. Pero
ang kapangyarihan ng banal na espiritu na nasa sa iyo ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. You are not alone struggling with sin. You are not alone fighting temptation. Naririyan ang Panginoon sa iyo. Di ba dati pa natin pinag-uusapan niya? So you focus on the Lord. You focus on the Holy Spirit. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Kasi binabasa natin ito. Tapos may mga tao dyan, may mga Christian na ang tagal na sa Panginoon, bumabagsak pa rin. Eh bakit bumabagsak pa rin po ako? You need to focus on the Lord. At mga kapatid, pag meron kayong hindi mapagtagumpayan, ang isang gagawin ng kaaway sa inyo, ilihim nyo. Huwag mong sasabihin sa pastor mo to, huwag mong sasabihin kahit kanino, kaya mo yan, ano? Sarilinin mo lang. No. Kaya nga gusto ng Panginoon, magdamayan tayo, magdaalahan tayo ng pasanin na isa't isa. Tuloy natin pagbasa. Verse 7. Kalaban ng Diyos ang sinumang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos. At talagang hindi niya magagawang sumunod. Kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Pagka ikaw ay sumusunod sa makasalanang pagkatao, sa lust of the flesh, pagka ikaw ay sumusunod sa tukso, pag ikaw ay sumusunog sa simbuyo ng damdamin, kalabang ka ng Diyos. Kahit ang kinin mo na anak ka ng Diyos at uunawain ka niya, pero pagka ang sinusunod mo ay yung sarili mong gusto at hindi yung gusto ng banal na Espiritu, kalabang ka ng Panginoon. Verse 9. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. Pero dahil nasa inyo na si Kristo, mamatay man ang katawan nyo dahil sa kasalanan, buhay yun naman ang inyong Espiritu dahil itinuturing na kayong matuwid ng Diyos. At dahil nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Jesucristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyari, Espiritong, nananahan sa inyo. 12. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo dapat mamuhay ayon sa ating makasalanang pagkatao. Sapagkat mamamatay kayo kapag namuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao. Pero mabubuhay kayo kung susupilin ninyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng sariling lakas, disiplina, program, hindi, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi ka talaga magtatagumpay kung hindi ka sa tulong ng banal na Espiritu. Ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So you see, minsan sinasabi na iba, hindi mo kailangan patunayan na ligtas ka. Dahil ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos, hindi ikaw ang magpapatunay niyan. Alam nyo, common sense yan eh. Pagka ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo, sinusunod mo ang Espiritu ng Diyos at binabago ka niya. You don't need to advertise change. Change is noticed. No, hindi mo kinakailangan sabihin sa mga tao, I'm a Christian, I'm a change. No, makita ka lang nila. May patunay na hindi maitatago. Bakit? Nagliliwanag ka na sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tuloy pa po, magbasa pa tayo. Colossians chapter 3, nabasa na ba natin yan? Verse 5 to 10. Colossians chapter 3, verse 5 to 10. Mga kapatid, alas dos na po rito ng umaga. Tuloy natin bukas ito. Patapos na po tayo ng aklat ng Galacia, mga kapatid. Bukas na po natin itutuloy para hindi mapuputol yung buong portion ng ating babasahin. Colossians chapter 3, verse 5 to 10. So,
sa conclusion, anong dapat nating ipanindigan? Binago na ako ng Panginoon. Pinataawad na ako ng Panginoon. Nilinis ako ng Panginoon. Tinatakan ako ng Panginoon. Kaya ko bang makapamuhay ng may katuwiran? Opo. Bakit? Ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin. Siya ang kikilos sa atin sa pamamagitan ng biyaya niya. By God's grace, tayo ay makakapamuhay ng may katuwiran. Basta't sumunod tayo sa Panginoon. Supili natin yung ating katawan. At pag hindi natin kaya, pag dumarating yung tukso, i-declare mo, sandali, hindi na ako ganito. Pinalaya na ako ng Panginoon. Wala nang karapatan sa akin ng kasalanan. Panginoon, kumilos kayo sa akin. I-declare nyo. Huwag kayo yung dumarating yung tukso. Naku, baka bumigay, baka bumigay. No, sabi mo, in Jesus' name. Hindi na ako kagaya nung dati. Amen? Witin natin yung chorus nun. Kaya alam nyo, pagbabalikan natin itungkol sa pagbibigay, napakalaki ng binigay sa atin ng Panginoon. Napakasagana. You've given me so much more, more than I can recall. You've given me so much more, more than I ask you for. You've given me so much more, more than I thank you for. You've given me so much more. You've given me so much more. You've given me so much more. Oh Lord. Salamat po sa inyo, Ama, sa dakilang regalo na ipinagkaloob nyo sa amin, isang panibagong buhay na nagmumula sa inyo. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. See you tomorrow po. Binabati ko yung aking asawa, si Pastora Never, at yung mga anak ko dyan sa Taiwan, si Limuel, si Shalib at si Evangel, at lahat ng mga kapatiran. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Bukas po ulit. To God be the glory.